Ano po? Rich Palbon. Pakisuporta po, Palbon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Palbon. Rich Palbon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalinga partner, Rich Falcon TV. Shout out, Kalinga. God bless. So yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga Kalingap at mga kapatid. Ngayon po ay nandito tayo sa loob ng bakuran kasi po ay meron tayong harvesting. And pwede na po nating ma-harvest yung saging na lakatan. Yan, this is the second time na mag-harvest po tayo. So ayan po, tuyo na rin yung kanyang mga dahon, kaya ito pong kanyang bunga ay pwede na nating harvestin. Ang laki po ng bunga, ang taba. Ayan, bali meron din po siyang apat na tawag dito, piling, no? Sa isang buwig may apat na piling siya. At ito nga po, abot na abot lang natin, no? Pwede na natin siya ma-harvest kasi po uwi tayo ng Antipolo. So dadali na rin natin sa Antipolo ito. At hindi lang isa, dalawa po yan. Puntaan natin yung isa. Yan. At nandito naman po yung isa. Actually ito, mga ilang buwan pa po yan. Bagong sibol lang yung kanyang bunga. Pero ito po ay mas nauna pa ito kasi dun sa isa. Yan. Ito naman po ay ilang piling din ito. 1, 2, 3, 4 din po siya na piling. Kasi may 4 na piling din tayo dito na mga harvest. Isa doon, isa dito. So kailan lang nung itinanim ko itong mga lakatan na ito. So ngayon po ay napapakinabangan na rin natin siya. At marami nga po dito mga bulaklak. Yan. O. Tapos meron tayo dito mga harvestin din na papaya, no? Iuwi natin sa Antipolo yan kasi nahihinog na rin po. Mga ilang araw lang kapag iniwan ko yan ay hinog na sila. So yan, yung mga bulaklak natin dyan, no? So yan, ito po yung isa sa harvestin natin. At since mababa naman yung puno niya, ginawa na natin, ituturin yung pinakapuno. Abot naman natin yung bunga. So yan, oh, may apat na piling din po ito. So mapapakinabangan na natin yung ating mga itinanim at pasalubong natin to sa pag-uwi natin. Ayan. Na po, oh. Ganda na, oh. Lakatan. Ang tanim ni Rich Falcon na lakatan. Na ani na. So, lagay muna po natin dito. Yan. At kunin natin ito isa. Baka makatulong pa yung tawag dito, makatulong pa yung mga dahon sa pagbibigay ng lilim, kaya hindi muna natin siya tatanggal. Ayan, may dalawa po tayong saging na maiuwi sa Antipolo. So yun po ay ilalagay natin siya sa sako. Tatanggalin na natin siya sa buwig. Gawin na natin siya. Tapos naman po ay mamimitas tayo ng papaya. So yung mga papaya na yan, hayuwi na rin natin sa Antipolo yan. So mamaya ang sakay natin ng bus.
marami po ang papaya na ito. At saka ano na siya, nahihinog na po talaga siya. Ayan. Ito nga, naninilaw na po. Ayan, naninilaw-nilaw na. Mga bukas lang ito, mahihinog na. So ayan po, mga papaya na yan. Medyo maliit na po yung batch ngayon kasi ang nakuha po ni Aljos ay mga malalaki. Well anyway, mayroon pa po tayo dito lumalaki. Dami pa rin pong bunga. Sunod-sunod pa rin po yung bunga niya. Mayroon ilang bunga dito. 2, 4, 6, 8. 10 na yung medyo ano, may gulang. So dapat ito matukuran na naman dahil baka kagaya nung isa ay bumagsak lang po ito. Tagal-tagal pa po natin to dahil halos bago lang po itong nagbunga at maliit pa nga po yung puno. Marami na po tayong bagong tanim na papaya pero ngayon po ay harvest tayo ng mga papaya natin. So iuwi na po natin sa Antipolo, diba? Ang sarap po mag-harvest, so malalaki din ang mga papaya dito. Ayan, nagalaw siya. Ayan, katumamba. Dito sa kabila, sobrang taas. Ang gagawin natin, ay susungkitin natin siya. Dami po, oh. Kukuha natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, po, labing sa labing, labing tatlo. So, labing tatlong papaya po ang maiuwi natin. Ayan, di ba? Kapag may itinanim, ay aanihin. Ayan, mayroon pa po yung bunga. At parang may second batch na siya doon sa taas. And third batch.
Ito naman, may second batch na rin. At ayan, salamat sa ating mga kasagingan na napakinabangan na natin ngayon. So ito po ay dadarin na natin. So ang pagtanggal po ay ganito. Medyo maliliit lang po yung naging bunga ng ano natin, lakatan. Kasi po ay hindi ko alam, parang ano yung place natin. At saka hindi ko po yan sinubukang lagyan ng ano ng fertilizer. So wala po itong fertilizer. Kumbaga ay organic. Ito man po malalaki oh. Yung aming baby na nasa ano ay mahilig po yun sa saging, si JC Boy. So, yan na po, yan po yung ating na-harvest ah. Yan mga saging na lakatan. Yeah, maraming salamat po kay Cabs Lena Barbose. Dahil kung hindi dahil dito sa kanyang lote, ay hindi tayo makakapag-parami ng ganito. So yan, papatagasin muna natin yung kanyang dagtak. Ilagay natin sa sakin. Ganun din yung ating mga papaya. So ayan ano, pag may tinanim, may aanihin. So ayan po yung pakinabang natin dito sa mga itinanim natin dito sa loob ng bakuran. So hindi lang po umabot yung mga passion fruit. May mga passion fruit din po dyan. At ayun, abangan natin ang paglaki ng mga bagong papaya natin. At ito mga papaya na ito ay pwede pa naman yan. Gagawin natin niya, puputulan lang natin siya. Tapos yung bagong usbong niya, yun na naman po yung tutubo para magbunga. Hindi po yan basta-basta natitigil ang pamumunga. Mag-harvest tayo ng ilang talong na ano natin, pwede na nating anihin dito. Siyempre, baka madala na rin natin to sa Manila. Ang problema lang, ay hindi pala problema. Ang sisti lang po, wala tayong saging na sabang ngayon. Laki po. Ito.
pwede pa kaya ito o gawin natin din ito. Parang maganda na. Yes na. Ito, pwede pa kaya. Matigas na rin po, so gagawin na natin itong binhi. So may na-harvest din tayo. 4 na piraso. Dami nating silid. Para may nag-harvest ng silid natin. May silid natin. Tapos puputol po ako ng sanga ng mulberry. Tatanim natin sa antipolo, sanga ng mulberry. Kasi iba po yung mulberry dito. Tsaka yung mulberry doon. Malalaki po yung mulberry dito eh. Kailangan natin maingatan yung tinutubuan niya. Kumbaga, hindi natin pwedeng sudsurin. Dahil, yun po mga buds na dyan. At itong mga dahon na to, ay pwede pong ipakain sa baboy. Natin yung timba para may lagayan tayo ng dahon. Medyo madagta lang po ito. Alam niyo po ba, sa Manila, mahal po ito. Yung tangkay ng mulberry. Lalo na kung napatubig na yun. Ako niya, naka-plastic bag na siya. Mahal na po ito. Tayo ng isa. Thank you.
dahon nito ay masustansya rin po para sa ating mga alagang baboy. Parang parehas din po ito ng Madre de Agua. Kasi hindi naman po kailangan ng may dahon pag pinanim. Dahil matubo naman po ang sarili. Pangmeryenda ng mga baboy. Pwede na po ito pangmeryenda nila. Bigyan natin sa baboy. Samahan natin ang talbos. Kung talbos eh. Pakain natin sa baboy. Tara po, pakain natin sa baboy ito mga nakuha natin. Grabing pawis ko. Tingnan niyo po kung paano nila ito pag-aagawan. Bigyan din natin ang hanay.
kaso, grabe kong laki ng kuraso. Yan po magiging size ng baboy ng mga ito. Grabe yung pawis ko. Ang gusto nila, mga dahon-dahon. Nilagyan ko po ng violet yung ano, yung buntot nito kasi kinakagat ng mga kapatid. Mukhang hindi pa rin nakaligtas, kinagat pa rin. Grabe po. Maubos na. Ganyan po sila kumain ng mga damdamo, dahon. Talbos po yan. Talbos at saka dako ng mulberry. Mabili para sa nanay. Dali po no. Yan sila kumain. Kaya po minsan yung mga pagkain ng baboy nandito lang din sa loob ng bakuran namin. Ito na nga alternatives natin yan. Or alternate food ng ating mga alaga. Ano, sanay sila. Minsan po ay kailangan nila yan para hindi rin sila nagtatae. Kasi po diba madagta. Madagta po yung ano, talbos. Tsaka yung mulberry madagta rin po yan. So maganda po yan sa health nila. Kahit po medyo mas maliit lang ang size nitong mga baboy ko, ay ano, maganda rin naman po yung kanilang katawan. Na ano lang talaga yun, kasi ito na-exercise. Yung baboy ni Kuya Ruel ay kayang, kayang tulog. Kaya may mga malalaki rin tayo, yan o. Oh, kagaya niyang puti niya, malaki. Saka ito, ito, ito. Ang maliit lang naman po talaga dito ay itong isang puti na tsaka yung puti na yun, dalawang lalaki. Pero yung apat po ay good size na rin naman po yan. Kumbaga sa pang-lechon, large na po itong mga to. Around 40 kilos or 45 kilos na po ito. Ang nakakaano lang yung kila Kuya Ruel kasi parang mga nasa ano na yun eh. 50 kilos na. 50 or 60. Parang ganun. Kasi nga po, puro taba naman siguro yun. Ito po ay hindi po ito matabang yung ano niya, yung taba ng balat niya. Hindi. Kasi sigurado tayo na siksik sa lamang. Iwanan ko yan ng ganyan. Maya-maya lang po. Ano na lang yan. Mga sapal na lang yan. Sasapalin nila lahat yan.
As minsan naman po, ang binibigay natin ay katawan ng saging. Gawan talaga sila. Ubus na niya yung mulberry niyo. Ubus mo na mulberry mo ha. Laki-laki. Ito po ang magandang inahin dyan. Ayan. Kaya lang, naman tayo makakapagpainahin na ulit. Bibenta na po natin yan. Actually, itong tatlong babae, isa, dalawa, tatlo, magaganda pong size nila parang inahin. Para gawing inahin. Lalo na itong isa na ito, napakahaba. Tayo at iwanan na natin sila dyan habang kinakain nila yung mga binigay natin mga dahon. Dahon ng kamote at saka dahon ng mulberries. So, sa sunod po mag-harvest tayo na mag-harvest ng mga mulberries. Para yun ang ipapakain natin sa kanila. Kasi ano po, maraming nutrients po yun. Maganda para sa mga baboy. Meron po dyan mga tawag dito. Meron po dyan mga madre de agua. So yun po ay pwede rin natin ibigay sa kanila. Mga madre de agua. Yan, mainit na po. Pinakain lang natin sila ng tanghalian. Ang pinakain natin ay mga dahon-dahon. Pakainin natin sila mamaya ng feeds sa hapon. So maraming salamat po. God bless. Magandang buhay. Shout out po kay Cubs Lena Barbose. Ayan, thank you so much. Ang dami na natin pakinabang dito sa loob ng iyong lote. Ayan, at sino man makakabili ay pinagpala na siya kasi sa sobrang daming produkto na meron dito sa loob ng iyong bakuran. Thank you so much po. Supportahan po natin Aljos Eagle, Lena Barbose. Ayan, at maraming po salamat sa inyong lahat. Ayan, huwag po natin kalimutan ang support ng Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap. God bless po, magandang buhay. Shalom.